deception. Pero hindi mo, nagtatrabaho tayo patago. Ang hirap ng tagong relasyon. Maniwala kayo sa akin. No? Okay, no po? Ang hirap ng tagong relasyon. Okay, no? So, ibig sabihin, sa negosyo natin, napakahirap nung ganun. Kunwari, ang apply mo, si Applying Manny kasapa. Oh. Tapos patago tayo. Bigla tayo nakita. Pagkasama yung dalawa. Diba? So, gulo yun. Gulo. At ang nangyari, pinahirapan kita. Kasi tinatago natin yung hataw eh. Nanagets nyo? So, huwag kayong magpapatisip sa mga ganyan yung mga sabi mo. Kasi totoong kaibigan, di ba? Wala nang rekrutan. Parang may mga friends ako sa ibang MLM company. Yung iba mas malaki pakita sa akin. Pero nandun kami sa point, hindi kami nagre-rekrutan. Sasabihin pa ng isa, maganda ang Vital Plus. Malaki na talaga network ko dito eh. Hindi na ako makalipat sa'yo. Huwag ka na nalipat. Diyan ka na yung mama, nilipat ka pa sa akin. Mamaya, maglipat mo sa akin, maghihirap ka pa eh. Diba? Yun yung mga totoong magkakaibigan. Kasi parang wala na rekrutan. Pagkakasama kami, kwentuhan na lang kami. Diba? Misa, pagyayabangan yung mga, magpapayabangan. Una, mas malaki na kita mo sa akin. Mas okay naman ako sa'yo, hindi mo kayang bilhin mo. Diba? Mga friends ko, from different MLM company, doon ako nakakakuha ng mga technique, mga tips din sa kanila. Friends! Parang dito, may mga magiging friends ka dito na cross-line mo. Di ba? Kung merong mag-a-attempt na recruiting ka, lagay daw yung pangalan ng asawa mo, anak mo, para wala rin technical issues, hindi kaibigan mo. Kasi ang totoong kaibigan, walang interest sa'yo. Only help. Kanina po, genuine friends. Nakuha po, ako, sa grupo ko, maraming ganyan. Yung genuine friends sila, talagang friends na friends talaga. Mas close pa sila kasi sa upline, eh, kasi sa akin eh. Close talaga sila. No? Pero hindi sila yung sabi mong, ako, lipat ka na lang sa network ko. Walang ganon. Bawal. Nakuha po. Tawag doon, delikatesa. Okay, yung delikatesa. Okay? Ano pa ba? Ayan. Ito na yun, transfer to other group. No? Ayan, tanggal din. Ayan siya sabi ko kanina. Bawal yung lipat-lipat sa ibang grupo. Okay. Upon dealer's death or ayan, pag namatay, tapos eto ay yung mga chumi-checkin na mag-execute kayo ng ano, ng ang tawag doon? Deed of transfer? Ano no? Successorship. Ako chumi-checkin ako. So ngayon, dapat yung either asawa mo o anak mo na nasa legal age, dealer ang active ang status. Pwede mo sa kanyang i-assign yun. So anything happens to you, yung main account mo, mapupunta yung doon kung kanino mo ipinangalan yung successorship. Hindi pwede sa jowa. Hindi pwede sa tatay, hindi pwede sa nanay, hindi pwede sa kapatid. Asawa o anak lang, nasa legal age na. Tapos ang account niya dapat active status. So anything happens to you, automatic yan, yung main head mo, hindi kasama yung second, third, and fourth, yung main head mo mapupunta yung doon sa naiwan mo. Ako, hindi ko sinabi na naka deed of succession. Baka patayin ako. Okay? Ako ako? Okay. Unless dealers submit the first value requirements to the sign of rights deed of succession. Ito na yung sasabi ko sa inyo. Okay? Yan. Ilan naman? So, naiintindihan po ba yung priwanan? Yes. Okay, so you made the right choice. So, atawin mo lang yung first value request. Gawin ng tama. Magpalaki ng network para sa mga susunod na panahon. Ikaw naman yung nagkukwento kasi malaki na rin yung resulta mo ng sa first value request. Maraming salamat sa pag-attend ng NDO1.